So okay mga kaibigan, wala nang mahabang intro. Pagchichismisan natin ngayon sa araw na to. Pagchichismisan natin kung paano natin kinabit itong mini driving light natin dito sa may cowling ng ating VMAX 175. So ayan siya. So wala yung bracket ko sa likod kasi nag-order pa ako sa Shopee nung SEC. Sa Shopee ako umorder ang SEC na bracket. So ibablog ko rin yun pag dumating na. Pero ngayon, ang pagchichispisan muna natin ngayon is about dito sa front na mini driving light. Kung saan ko ba siya nilagay, kung matibay ba, no? Kung anong bracket ang ginamit ko. So ayan guys, kita nyo naman sa malapitan. Ang gamit ko dito na bracket is flat bar. Ayan o. Flat bar lang yan, tapos ginawang letter L. Ayan, tapos binutasan dito, tapos binutasan dito. So bali dalawang flat bar yan kahit mga... ano lang, isang dangkal. Kaya na bahala, isang dangkal na flat bar. So ayan, ganyan ang itsura niya. Ayan, may butas dyan, tapos may butas dito sa lagayan ng MDL. Tapos ang diskarte niyan mga boss. Kung mapapansin nyo dito sa, dito. Kung mapapansin nyo dito sa part na to, dito sa may carbon, kung mapapansin nyo dyan, meron siya dito, kapayin nyo dito banda. Kapayin nyo dyan, mayroon dyang screw, may mga kapakayong screw. Ayan o. Ayan. Ayan, wait lang, ayaw mag-focus. Ayan. Ito yung part na sinasabi ko sa inyo. Ayan, may screw dyan. Ito yung screw. Ipapalaman nyo lang siya dito. Yung binutas nyo, ipapalaman nyo lang siya dito. So, ito ay connected dito. Ayan. Dito siya nakalagay. So, parang may ano siya. Parang may pahaba siyang ganun. Isisiksik nyo lang dito. Ayan, madali lang. Ipapalaman nyo lang siya dyan. Ayan lang. Basic lang yan. Kaya-kaya nyo gawin yan. Ako, pinagawa ko lang yung wirings nito sa mekaniko. Tapos, yan na, pinadiskarte ko na sa kanila. Yung sa tibay naman, siguro, itong sa akin kasi, yung flat bar na ginamit ko is manipis lang. Yung manipis lang na flat bar. Pero hindi naman siya masyadong, ayan, hindi naman siya masyadong maalog. Hindi naman siya, hindi naman siya gumagalaw. So, yun. Pero kung gagamit ka ng flat bar na medyo mas makapal dito, mas maganda kasi mas matibay. So ayan. So ipapakita ko sa inyo yung itsura niya, kung ano itsura niya pag nakailaw. So bali, ganyan yung tama ng ilaw niya. Ito, naka-level siya sa may shock. Ang level niya is yung shock. Hindi siya nakakabit sa mismong shock. Naka-mount siya dito. Kahit galawin nyo yung manubela, hindi gagalaw, hindi sasama kasi bawal yun sa LTO. Dapat magkakabit kayo ng mini driving light or auxiliary light, dapat hindi siya nasa moving part. Crash guard pwede. So ito yung itsura niya kapag naka low. Ayan, ang level naman ng low niya is yung low rin ng stack pipe natin. So magka-level lang silang dalawa. At ito naman yung sa high. Yung sa high niya naman, medyo mas mataas lang siya ng onti sa high natin. Yung high, yung stock na high ng ilaw natin, yung sa stock high ng ilaw natin is mas mataas lang siya ng onti. Kumbaga ito yung stock na ilaw ng high, ito yung sa mini driving light, no? So hindi naman tayo gumagamit ng mini driving light pag may mga makakasalubong tayo. Ginagamit lang naman natin kapag sobrang dilim ng daan, ganyan. So pag may nakakasalubong ako, pinapatay ko rin lang naman kasi masakit din talaga sa mata. So yun lang guys. Sana matutunan nyo yung diskarte. Madali lang gawin to. Sana paggawa nyo rin sa mga gustong gayahin yung setup ng ilaw natin. So ako si Chismoto. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa chismisan na to. Peace.